mismong si megastar Sharon Cuneta po ang naglabas sa kanyang IG na siya po ay free agent na ngayon. Ang ama po ni Liza Soberano na si John Castillo Soberano. Kasi nga, meron po siyang sinabi na wala raw pong dapat tanawing utang na loob ang kanyang anak kahit kanino. Nung issue tungkol sa Itbulaga sa pagbabanggaan ng di umano'y dalawang tagapamahala. Uh-huh. Kaya hindi napapansin itong showtime. Oh, paano to, hopya? Hopya! Totoo! Mga darling, mga mahal na mahal namin kachika, sa katibenda ko ng buong mundo, maging dito po sa ating bayan. Heto pa rin po kami. Siyempre, papasok na po tayo sa ikalawang taon ng ating programa. Kaya lahat po ng gusto nyong marinig at makita at mapanood ay ibibigay po namin sa inyo. Di ba naman, Romel Chika? Correct! Magle-level up na po ang ating chikahan. Ah, and barikutot, Wendell Alvarez. Yes, siyempre. Dahil dalawang taon na, siyempre, dalawang taon pa rin kami nandito. At parang dalawang taon. Lagi doon lang. Naman. Di pangalawang taon. Yeah. Pangalawang taon. At sa mga susunod pang maraming taon. Sa mga susunod, Daniel Counting. Muli po, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga suporta at pagmamahal, malayuan at malapitan. Siyempre, ang pagmamahal po na yan ay galing sa amin dito sa Showbiz Now! Ganito na tumatagal yung programa. Alam mo na kilos ng staff eh, no? Pag gumanon si Ali sa papel, alam na title. Pag gumanon si Direk, kukunan na tayo ng picture. Pag si Mike gumanon, alam na natin. Ganun talaga eh. Di ba may mga artista, wari, si Marcel Soriano, pag sinabi niya, alam ng alalay niya. Magpapaganon. Meron naman isang actress. Mag-retouch, ganon. Meron naman isang actress pag gumanon. Alam niya, suba. Kaya pag matagal na talaga, nandun na yung ano talaga eh. Yung action na lang. Ayan. Parang kayo po, parang kami, konting komento nyo pa lang, alam na namin. Kaya maraming salamat po. Okay, eto na. Alam na natin ang naganap, di ba? Mismong si megastar Sharon Cuneta po ang naglabas sa kanyang IG na siya po ay free agent na ngayon. Di ba? Umalis na siya sa pangangalaga ng ABS-CBN. Hindi naman po ito ibig sabihin na umalis na para kalimutan yung kanyang natanggap na tulong mula sa istasyon. Nandun pa rin po yun. Kaya lang, ramdam ko gustong-gustong gumawa ni Sharon ng mga pelikula. Actually, yun lang naman na yung ni Sharon. Hindi na yung kumita yung pelikula. Ang gusto niya lang mapagbigyan na yung passion niya. Passion niya na yan. Sa usapin po kasi ng pera. Wala na. Financial. Alam naman po natin, hindi kailangan talaga ni Sharon yun. Mm-hmm. Kaya lang, yung pagmamahal sa kanyang trabaho. Siyempre. Diba? Kasi siyempre bilang artista ay nahanap-hanap na yun eh. Nasa system na eh. Hinahanap na yun. Si Sharon ba naman? Napaka matanaw ng utang na loob. Mm-hmm. Kahit ano pang biling-baligtad ang gawin natin, yung pagmamahal niya sa kanyang trabaho at yung mga tao po na tumulong sa kanya sa paglago ng kanyang karera. Nasa puso niya yun. Kaya nga, abot-abot ang pasasalamat niya kay Coco Martin. Kasi lately, di ba, yung pinakahuli niyang ginawa ang probinsyano. Napakalaking kaligayahan niya yon. At siguro naman, sabi nga ng iba, wala namang kumukuha kay Sharon. Hindi po ganun yun eh. Malay mo, isang araw, kunin siya ng GMA 7. Wala mo kunin uli ng GMA 5. Correct. Diba? Hindi natin alam. Kapag mahal ng isang artista ang kanyang trabaho, may darating na biyaya. At saka ito na yung pahimakas na to ni Sharon na wala na siyang kontrata, na pwede na siyang gumawa, palipat-lipat kahit saan. Free agent. Since 1988 po kasi, mga kapatid at mga kachika, nung sinisimulan pa lang na buhayin ulit ang ABS-CBN dahil sa pagkakasarado ng maraming taon, ando na si Sharon Cuneta. Ilang shows na ang nagawa niya sa DOS, ilang teleserya lang ang medyo siya. Sa DOS wala. Hirap siya sa teleserye. Pero diba lagi din siya noon sa GMA? GMA Super Show. GMA Super Show. GMA Super Show.
At saka, di ba kung minsan, saka yung germ special ba? Germ special. Yan. Ayan. Dahil iisang show yon nagpalit lang ng titulo. Oo nga. Kaya, regular siya doon. Kasi Sharon, po tingin ko marami pa rin ano to tatanggap hindi sa kanya. Hindi matatapos si Sharon Cuneta sa ganito lang. Ang pinakamasarap lang na maramdaman ngayon, yung isang Sharon Cuneta na marunong tumanaw ng utang. Ay, oo. Oh. At mababanggit niya mga pangalan isa-isa. Mismo by heart. Oo. Oh. Talaga lahat ng direktor, lahat ng kumpanya na tumulong sa kanya, wala siyang aalisin. Mm-hmm. Ganun talaga ang mga artistang nagtagumpay na mahal niya ang kanyang ginagawa. Dapat walang yun. Reklamo. Ay, oo. Oh, diba? Hindi nalilate. Ay, oo naman. Oo, oh, diba? Oh. Ano pa? Ay, siyempre, noon pa na natanggap mo man na si Sharon, di ba? Talagang maano siya masyado. Yung ibig sabihin, yung una-una, wala siyang memory gap. Lahat ng tao na kilala niya. Tama. Oo, at saka, yan, maalalahanin yan sa lahat naman. At saka, matulungin din siya. At saka, tignan mo, di ba, nung nagpatayo. Matulungin na hindi ipinagkakalat ang kanyang tulong. Walang utang. Nung sinasabi niya, wala kayong utang na loob. Hindi, ano, hindi siya nanunumbat. Kantahan mo si Sharon. Ay, siyempre, kakanta ko kasi ng magandang kanta. Maganda raw. Maganda kanta. Gusto ni Sharon yan, ha? Mm-hmm. Baka lalaitin ako ni Sharon ito pag marinig yan. Okay lang. Sanay naman kami sa panlalait. Kakantaan ko siya ng kay, ano yung kanta? Kay Kenny Rogers ba yun? Kenny Rogers? Wow. Through the years? Through the years, whatever what you say. Bakit gustong-gusto niya yung whatever through like you do? Years. Doon kasi malambot yung dila. Yeah. Through the years, whenever let me down. Sabi, they're on forever. Oh, di ba? Ibig sabihin ni Wendell, ganun na kahaba ang itinatakbo, binibiyahe ng karera ni Sharon Cuneta. Naabot na niya yung rurok, kumbaga, di ba? Pero hanggang ngayon, andito pa rin siya. Napakaswerte pa rin bilang artista at marunong tumanaw ng utang na loob. Yes. At nanonood siya dito, kaya tatawagan kanya. At hindi siya nanunumbat. Totoo yan, hindi siya nanunumbat. Ayaw nga niyang pinasasabi. Ayaw, sa diba? Karito lang yun. Ayaw niyang pinasasabi. Naniniwala siya yung ginawa ng kanan. Hindi na dapat ipaalam pa sa kaliwa. Yes. Ganun ng mga magagandang puso. Okay? Eh, ito kaya. Ay, ito kaya. Ay, ito yung maganda ba puso ito. Nito? Hindi. Tsaka marunong ba itong manunotang na loob ito? Ay, naku. Ito nga. Ito nga nagdidikta sa anak niya. Kaya ganun kayo anak ito niya. Ito na nga. Oo. Ngayon po, mga kachika ay umaani ng bashing kaliwat kanan. Ang ama po ni Liza Soberano na si John. Si John Castillo Soberano. Kasi nga, meron po siyang sinabi na wala raw pong dapat tanawing utang na loob ang kanyang anak kahit kanino. Parang kay OG Diaz, sa ABS-CBN, sa mga direktor. Ang dapat lang daw pong tanawan ng utang na loob ni Liza ay ang kanyang mga fans. Anong take mo doon? Naku, mali yun. Hindi po mabubuo ang isang Liza Soberano kung fans lang po ang ahawak sa kanya. Kailangan lahat po yan may partisipasyon. Manager, network, mga ekotibo, lahat, kaibigan, lahat yan mabubuo ang pagkatao ng isang artista dahil sa mga yan. Oh, parang pagtatayo ng building. Yes. Lahat po ng mga kamay na humawak dun sa mismong gusali, sila po ay bahagi ng kung anumang tagumpay na ginagawa natin. Correct. Katulad yung sinabi ng mga ano, di ba sinabi niya, wala raw dapat tanawin utang na loob si Liza sa mga fans lang daw. Oo. Antindi ng mga binalik sa kanya. Eh, kaya naman pala walang utang na loob yung anak mo. Meron naman palang pinagmanahan. Ay, oo. Napaka, sabihin mo ba na walang dapat tanawin si Liza sa manager, sa ABS at kung kani-kanino pa? Maling at saka alam mo ha, itong si Daddy John Castillo niyan. John. Bakit, si John Castillo. Sino naman yung John? Sino? Sino? Daddy John Magdangal. Hindi kasi paano yung sasabihin na walang utang yung sa mga walang tao ito, walang dapat tanawin ng utang na loob, mga fans lang. Oh, sige, tignan natin. Episode niya to. Patayuin mo si Liza dyan, umarti siya mag-isa. Oh. At fans lang yung nanonood. Huwag ka naman nagagalit. Oo. Nakatingin lang naman ako sa iyo. Oh, sige, ulitin mo yun. Hindi. Patayuin mo dyan. Oo, kasi diba, sige, sabi mo fans lang. Magpasalamat ka sa fans kung sa mga taong tumulong, hindi ka magsasabi. Sige, si Liza, isang stage. Patayuin mo sa stage gitna. Dyan, sa gitna. Partyin mo. Oh.
Mayroon ba siyang magagawa noon? Ibig niyang sabihin, mm-hmm, yung popularidad na nakuha ni Liza ay trabaho nitong mga taong tumulong. Yes. Diba? Parang ganon. Kasi patayuin mo man dyan si Liza, kung walang nagrekomenda at tumulong, sino si Liza? Correct. Ay, wala. Wala. Kaya ibig nating sabihin, bakit walang kailangang tanawan ng utang na loob? Lahat ng gumalaw para sa success ng kanyang anak, dapat tanawin yun. Yes. Alalahanin, pasalamatan. Correct. At saka dapat na ito na yung pagkakataon, hindi na siya bumugan ng ganyan na walang utang. Dapat nga, sapat siya na yung lagso. Yes. Tagakalma. Ginatungan pa lalo. Siyempre yung mga tao sa likod, yun ang tumulong lahat. Ito ang umano sa lahat. Diyos ko. Tatangilahin ba siya ng mga fans kung wala yung mga itong mga tao na walang pumupost? Walang nag-endorse. Oo. Diba? Kung wala nang pumupost kay Liza sa anak mo, diba? Diyos ko, sige nga. Sasabihin natin na paartihin mo yung anak mo mag-isa dyan. Papalakpan ba yung mga fans? Hindi naman papalakpan ang mga kasi fans. Kasi hindi kilala. Eh, hindi kilala. Walang endorsement. Yes. Walang nag-endorse na ito si Liza Soberano. Oo. Tuloy ano, alam mo, nakakalungkot. Okay, tanggap natin na ama siya ni Liza. Mm-hmm. Hindi natin maaasahan na siya pa ang lalaglag sa kanyang anak. Pero ang alam ko, sa taong nagmamalasakit, lalo na magulang, kapag medyo kailangan kalusin yung anak, yes, gagawin niya, yes, yan. Yes, tama. Ipagpalagay ng hindi sa harap ng publiko. Pag silang dalawa na lang ang magkausap, kahit mag-away pa sila mag-ama, magkaiyakan man sila, pero diba, dapat ay responsibilidad ng magulang na ituro sa kanyang anak kung ano ang tama. At nagkakagulo na nga, dapat pumagit na ang tatay. Yes, ang tatay. Para lalong lumambot ang pusong matigas na binabasa ka, ay, okay naman pala yung tatay. Ano ang baka, yes, diba? Hindi yung dalawa silang mali. Walang dapat tanawin si Liza. Dapat sinabi, nakutang na loob, kundi sa mga fans. Oo, dapat sinabi nga, pasinsya na po kayo. Kasi siguro nadala lang ang ano yung anak ko. Emotion. Yung emotion niya, kaya siguro nasabi yung ganun. Kasi bata pa siya, dapat anin ng tatay, diba? Yung nabasa ko isa, totoo nga ang kasabihan, hindi mamumunga ng santol ang mangga. Ay, oo, oh, kasi yun nga, diba? Oh. Kaya naman pala ganyan si Liza Soberano, may pagmamanahan. Eh kasi din po, yung tubo ng dila nitong si Jan, eh ganun pala. Oh. Walang dapat tanawing utang na loob yung anak niya sa mga tumulong sa kanyang karera. Correct. Sa fans lang. O, andyan yung mga fans. Mahalagang bahagi ng karera ng mga artista, ng mga personalidad, ang mga tagahanga. Totoo po yun. Pero bakit minamahal ng mga tagahanga ang mga artista? Sa tagapag-endorso yan. Yes. Ng channel, ng network, ng manager at ng lahat. Ipakikilala si Liza o kung sino man para hangaan. Correct. Diba? Dapat naisip ng tatay yan. Mm-hmm. Wala, kinalimutan din. Mm-hmm. Tapos, meron pang salita naman itong Liza na ang love team daw uso lang dito sa Pilipinas. Oo. Sa abroad naman, wala naman. Sa abroad daw, wala naman daw yan. Oh. Diyos ko, isipin mo, ilang taon kayo naging magkarelasyon, magkatambal nitong si Ken. Oo nga. Bali, wala pala sa'yo yung nagawa ng love team nyo. Yun na nga. Wala talaga mong tangalo. Wala talaga. Nasa Pilipinas ka, ba't kasi hindi ka nalang bumalik doon para doon mo ipauso yung mga paniniwala mo. Tama. At ito namang si Mang Jan, alam nyo naman, mm-hmm, na pinipigipit na ang anak nyo ngayon ng bashing. Sa halip na mabawasan ang nagagalit sa anak nyo, dapat kinalman nyo. Kaso, nagbuhos pa kayo ng gas sa apoy. Kaya umapoy ng bonggang-bongga. Kakalungkot itong mga taong to. Tama nga, hindi nga mamumunga ng santol ang mangga. Tuloy, pagka ganito, kulturang Pilipino. Yes. Aanuhin natin ngayon yan eh. Kaya naman pala ganun yung anak eh. Tatay naman pala ganyan, di ba? Ay, oo, ganun talaga. Diba? Kasi pag matalino yung anak, sasabihin ka agad, sino bang nanay nun? Sino bang tatay nun? Hindi, sa entablado. Hindi naman tatanungin yung ano eh, pangalan ng sinasabitan ng medalya. Oo. Ang tanong na nakatunghay, kaninong anak ba ito? Yes. Oo. Alam mo, diba? Parang nakikinitakot ko si tatay ni Liza na ito. Yung sa mga lugar ba ng mga masikip, pagka mag-away yung mga bata, di ba? Di siyempre, papatula, di ba? Patola. Oo, pupunta yung tatay doon sa kabila na sabi, hoy, yung anak mo, anay mo naman po kasi inano yung anak ko. Di ba yung ganyan? Tapos sasabihin nga, bakit? Oo, di ba? Kaganoon yung isa doon, yung isang tatay. Ano ba ginawa ng anak mo? Dapat naman pala ganun yung anak mo. At saka yung pag-amin ni Liza na hindi siya close sa kanyang mga kapatid, sa ama at sa ina, doon mo mararamdaman talaga na napakalungkot nitong batang ito. Yun na. Kaya no? Palatandaan na talaga na hindi talaga siya masaya. Di ba kasabihan, huwag nating hanapin ang mga bagay na wala sa atin. Ang bigyan natin ng importansya, yung eto na yung hawak natin, andun yung contentment. Yes. Makukontento tayo pag binigyan natin ng pagpapalaga yung kung ano ang meron tayo. Eh ito, hindi daw siya close. Yun daw nanay.
niya, tatay niya, nagkahiwalay. Kaya lumaki siya na parang naiinggit sa mga iba. After yung lumalabas nga sa mga insecurity. Insecurity. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga interview niya at saka sa mga sinasabi niya, yun nga. Oo, insecure siya. Mm-hmm. Hindi na lang niya aminin na, ito talaga ako. Mm-hmm. Pagpasensyahan nyo na kasi iba yung kinalakihan ko, yung nagisnan kong dapat pamilya. Lang. Maiintindihan siya. Mm-hmm. Hindi yung itatakwil mo yung mga tao na tumulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo. Tapos, yung tatay mo naman, sisigundahan pa. Ano mayayari? Ay, wala. Ay, di pareho na lang silang dalawa. Mm-hmm. Pero sila sa bro, pareho. Pareho. Andito na. Meron ng asawang kauli yung yung tatay. Kantahan mo nga si Liza. Ay, di kakantahan ko siya ng magandang kanta. Maganda. Oo, yung kay Rod Stewart. Rod Stewart? Oh, paus-paus yan, ha? Paus-paus yan. Oo. Ano? Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Yeah. Maganda yan. Have you ever seen the rain? Mambanda. On a sun. Kasi iyak na iyak yung tatay, di ba? Dahil? Di ba? Wala iyak, lang. Nagsasorry. Wala iyak na nagsasorry. Di ba? Umiiyak siya noong una-una. Oo. Marami nagbabash. Oo, kaya nga. Tapos? Kaya? Nagsasorry kasi wala nang dito yung anak niya. Wala na mag-give love sa kanya. Wala na mag-give love. Ano pa ibang kanta ni Rod Stewart na alam mo? Yun. Hot legs! Everyone wants to see you! Hot legs! Si Rod Stewart ba yan? Rod Stewart ano na-expect ko? Yung... If I see you, I love so... Dapat yan. Di ba? Hindi may kanta niya siyang hot legs eh. Meron ba? Hot legs! Hindi ba sa Gibis na? Katawan. Legs mo ay balik sila. Kaloka. Uy, ito naman. Pinagpipistahan to eh. Uh-huh. Hindi lang sila masyadong laman nung issue tungkol sa Itbulaga sa pagbabanggaan ng di umano'y dalawang tagapamahala. Uh-huh. At pinag-uusapan pa lang kasi, sasama ba ang Tito Vic and Joey kay Mr. T, uh-huh, kay Mr. Tuviera? Sino ba maiiwan sa Itbulaga? Kaya hindi napapansin itong showtime. Oo, mga komentaryo. No, hindi sila kasali, no? Pero alam mo naman, dati nga, diba? Mm-hmm. Kung magparinig sila na, diba, parati silang uungusan sa rating. Oo. Uh-huh. Eh ngayon, mm-hmm, siyempre, pag nagkakagulo, alam naman natin. Siyempre. Oh, may chance. Paano to, hobya? Hobya. Totoo. Hobya soberano. Ay, oo. Oh, diba? Nagdidiwang sila. Akala nila sila na. Oo. Ayan, sabi niya, nagkakagulo na dun sa kabila. Pwes, atin na to. Pero parang wala namang pagbabago. No? Wala. Lalo nga naging curious sa mga tao ngayon na kayo. Oo. Diba? Lalong nag-aabang ang mga tao ngayon. Kung may darating ba o merong hindi mo na darating. Diba? Ganun ngayon. Pero maganda rin ngayon kasi alam mo kung bakit. Katulad yan sa kanilang mga segment na yung Henyo ba yun? Pinoy Henyo. Oo, yung Pinoy Henyo. Nandun na si Joey Dillon. Kasi yun naman ang mga nakahanap-hanap ng mga tao. Oo, tsaka yung bawal judgmental. Tapos sa judgmental, nandun naman si Big Soto. Mm-hmm. Parang pagtag-iisa-isang segment na sila. Kaya maganda na rin yung ano. Kaya nako, ito ang ano showtime. Ano kaya ang mararamdaman natin kapag nalaman natin na lahat pala ng ito ay gimmick lang? Gimmick lang? Actually, parang gusto ko nang isipin yan, pero sabayan na lang natin kung ano yung iniisip ng tao. Kasi, di ba? Oo. Mamaya, sumindi natin. Paano kung isang araw, merong mag-divulge nung kwento na sumakay kayo eh? Ay, it's a prank? It's a prank. So, etong showtime, hindi rin naman sila, ginugulo ba sila? Hindi naman. Ay, hindi, wala. Wala? Parang nga walang issue. Nanonood ka ba niya? Hindi naman sila pinapansin. Hindi na ako nakakapanood ng TV talaga. Diba ako din? Oo, social media na ako. Sobra. Oo. Kaya bira-bira akong makapanood. Pero ganoon naman talaga, hindi man nila aminin, alam nila pinag-uusapan nila yan. Kaya nakita mo, diba, si Vice nga, meron pang mga team building sila ngayon. Ay, oo, may mga team building. Nagkaano, may sa blog niya. Yes, sa blog niya. Sabga, siya lang ang artista, tapos lahat, mga staff. Oo. Building siya. So, ibig sabihin, may mga pinaghahandaan. Oo, alam niyo na. Kailangan. Mm-hmm. Ganon. Siguro sabi niya, siguro atin parang ngayon lang nila ginawa yung team building. Ay, ngayon lang. No. Kaya siguro sabi ni Vice Ganda, atin na ito. Ito diba? Na. Ito na yung pagkataon. Ito na. Binanyang pa yata ni Vice Awesome. Ay, group hug. Group hug na group hug.
Kakaloka na nga. Pero hindi naman totoo na gimmick ito. Hindi palalawakin ang ganitong issue kung ito'y lukulukuhan na. Ay, hindi. Diba? Matagal ng issue ito eh. Abangan na lang po natin kung ano ang magaganap dahil syempre, diba, kanikanya naman ang pag-iisip ang mga hosts. Correct. Yes, diba? So nga. Kung saan sila maligaya, doon sila. O kaya isipin na lang natin ito, rebranding din. Kaya piniingay ng gusto. Rebranding na sana walang pagtalikod sa utang na loob. Ayun. Kinalaantayin natin. Wala dapat. Correct. Wala dapat pagtalikod. May issue nga ngayon. Ano daw? Mismanaged daw yung pera ng Tape Incorporated. Ay, ganun. Hindi raw on time ang sweldo ng mga hosts. Yun ang kwento. Kaya daw na-take over ang mga halos hosts. Napatunayan na hindi raw on time ang sweldo ng mga hosts. Ay, ganun. Tapos may utang pa raw sa airtime. So parang lumalabas na mishandled yung pera. So isa lang yung may hawak din eh, di ba? Di ba PBB yan? Pay Before Broadcast. Oo. Ganon. Ganon ang ano eh. Hindi natin alam ah. Baka ito eh. Dagdag na issue na lang ito. Actually kasi pag mga ganyan, sila-sila lang kasi nag-uusap. Di ba? Minsan kasi may dami din. Di ba na yung masabi lang na apat kayo pero di natin alam. Sila-sila rin pala yan may may-ari niya. Nagka-problema sila kasi nung simulan binili nila yung building dun sa Kainta eh. Di ba? Yung APT. Yung APT. Chemister, ano yun? Chemister Tubiera yun. Oo nga. Binili niya kaya Kichi Benedicto. Kasi kay Kichi Benedicto. Ano Chiki? Tita Kichi Benedicto. Kababayan mo pa naman. Oo, Tita Kichi Benedicto. Binili kasi ng ano yun, APT. Tapos pinaayos. Pinaayos nila. Pero simula parang lumipas sila doon, parang nagkagulo-gulo yung mga ano. Pero mas maganda pa rin yung may sariling studio. Ay, oo. Diba? Parang swerte kasi sila dito sa Broadway, ano? Actually. Mm-hmm. Swerte sila dyan. Mas maganda yung ano para sa akin, ha? Ay, oo. Para nakakikilo sila ng actually. Free na free, anytime diba? Kasi nakakapasok sila doon. Mm-hmm. Dito kasi, di ba, kailangan meron pang schedule. Kaya nga, diba? Tama. Kaya ano naman ang kakantahin mo para sa mga taga Showtime? Mm-hmm. Sino mas gusto mong kantahan? Showtime, Bulaga? Parang Bulaga eh. Kasi ayaw mo talaga sa yung Showtime. Yung Showtime kasi hopya kasi itong Showtime eh. Kakantahan ko sila ng yung kanta na pinasikat ni ano? Alino? Alino? Ni Alden at saka ni May, di ba? Ano yun? God save the world. Diba? Ni Alden lang, God gave me you. God spent with you daw. Alam mo, tinatawag mo yung kalaban ni God. God gave me you to show me what's real. Alam mo, sirkon-sirkon. Oh. Dating ko. Sa Wendell. Kaya, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kumanyan pa ako. Hay nako, talaga rin naman. Walang sawang salamat. Kina Rene and Roma De Leon at sa tropang CDU na. Oh, ayan. CDU. Kagayan din ako. Hindi. Ano yan? Hospital yan. Stanford Hospital. Jojo and Leslie Grace at Vincula, of course, ng Hainan, China. Ganon din, sina Arlene Andes and Chris ng Belgium. Tim's Ignacio ng Singapore. Herminia Carrion ng Los Baños, California at Daly City. At syempre, mula dito sa Pasig, Let Go Cabo. Maraming kayo. Ano na? Siyempre, itong pag-uusapan natin ngayon, itong subject natin ngayon. Paborito mo yan, di ba? Oo. Magugulat kayo dito. Bakit? Kasi naman, may kagulat-gulat pa ba sa kanila? Oo. Kagulat-gulat talaga kasi itong female TV personality na ito, di ba? Magugulat kayo dito kasi sabi mo, saan niya kaya nilalagay ang kanyang kinakain? Kasi di ba, payat siya. Flat na flatan siya. Hindi naman siya tumataba. Pero ang lakas siya kumain. Mm-mm. Oo, di ba? Lalo na, ang sarap-sarap niyang kumain pag ito'y libre. Ay! Oo. Bigay na bigay. Oo. Pag libre. Kasi mahirap kumain. Mahirap siguro pag kumain yung ikaw nagbabayad. Ganon? Ayoko naman ng ganon. Mas masarap kasi yung kinakain pag ikaw nagbabayad. Hindi, pero siya. Andun yung pagpapahalaga. Oo. Pero siya, masarap ang kain niya pag ito'y libre. Diba? Lalo na siguro pagka yung hindi siya kumakain mula doon sa bahay nila, papunta doon sa shooting o papunta doon sa taping. May tanong lang ako sa'yo. Bakit palagi hindi sila kumakain sa bahay? Itong ano mo, tsaka yung sister. Kasi siguro, parang parang hindi naman ibig sabihin na walang makakain dun. So, yung sa kanilang
habol na oras. Anong klaseng buhay ito? Wala silang mga kasambahay? Oo. Para mag-prepare ng agahan kung maaga sila aalis? Asan ang mga magulang nito? Ba't hindi sila pinaghahandaan? Kasi parang yung nakikita ko kasi ha, yung pag, kuminsan yan, di ba pag gising na umaga. Mm. Di ba? Pag gising na umaga, yung parang ano ba ibig sabihin yung sila nagmamadali lahat, ng ano, di ba? Kasi, ayusin na yung ano, yung driver, ready na yung sasakyan, ready na yung ano. Siguro iniisip nila na huwag na kakain kasi pagpunta doon sa ano, may pagkain naman. Ay, hindi. Dapat kung mahal sila ng kanilang pamilya, ipinaghahanda sila kahit gatas na mahinit. Ay, kasi hindi libre eh. Ayun nga. Yun. Pero kapag libre... Kapag libre, ang sarap ng kain nila. Kaya nagmamadali pa, pupunta doon sa kainan. Nakasabay mo naman kumain itong female TV host actress na ito? Nakasabay na rin kumain. Okay. Gaano kalakas kumain? Gangga ulo ba ng pusa kung sumubo? Sumusubo lang, oo. Mm-mm. Pagka doon ha, siguro pagka ano sa ano, ang lakas kumain. Kasi di ba sabi nga ng isang veteran actress, malakas siya talaga kumain. Ayun doon sa kampanya. Malakas kumain. Alam mo ba yun? Sa kampanya, may mga tent sa likod nung inire-recommend nila maging pangulo. Oh, diba? Alam mo ba, gulat na gulat sa kanya yung isang veteran star. Veteran actress, no? Lahat, hindi kumakain. O kumain man, pag ganun-ganun lang. O, patikin-tikin. Diba ganun naman yung mga artist na ano-ano lang. Hindi yung kain bahay. Ay, iti, kwento mo, Wendy. Oo, lamon talaga. Ay, takulang. Lamon. Grabe yung lamon. Lamon, babe. O, hindi kasi, nagtataka lang kasi yung mga kasamahan. Bakit naman, hindi naman siya tumataba, hindi naman siya umaano yung katawan niya, parang ganun pa rin. Pero bakit ang lakas-lakas niya kumain? Dati mataba ito eh, no? Masyuba. Oo, mandito. Pero hindi rin masyado na tumaba na talagang ano, pati yung ano niya, plat na plat pa rin yung kapatid niya. Hindi lalo na. Oh, pagka yung kapatid siguro pag kumain eh, talagang malakas, sobrang lakas din. Ba't kaya ganun itong mga taong to, no? Wala silang budget para sa food. Siguro, hindi sila talaga mahilig sa pamilya. Di ba may mga ganun na yung pang mga pamilyang... Oo. Hindi ganun kaano kabukas ang palas. Ay, ganun. Pagdating sa pagkain. Parang sa ibang bagay sila maaksaya. Hindi ba meron daw nagpunta sa kanila na nagpaayos yata sila ng mga kuko? Yung nagpa-service. Hindi man lang daw pinakain yung mga nag-service. Hindi lang hindi sila nagpakain. Hindi pa nagbigyan ng tape. Oo. At hindi man lang daw parang inihatid sa gate. Kaya ang layo ng bahay nila. Malayo nung sa gate? Malayo sa gate. Madaling araw na. Diba parang, siguro talaga, ang pagkain siguro doon na binibili nila, parang display lang. Katulad nung kaibigan mo na singer, diba? Singer? Yung female singer, diba? Na yung pagkain sa bahay nila, tinatago, nilalak pa. Diba? Sinong female singer? Diba? OA naman yun. OA naman yung isang yun. Talagang grabe yun. Mag-a-abroad, walang iniiwan na budget sa mga kasambahay niya. Nangihingi yung mga kasambahay niya sa kabilang kalye. Oo, grabe. Pati pang bayad ng ilaw, hindi niya iniiwan. Pag-uwi niya, cut me right. Walang jila. Ito ba napuputulan ng ilaw? Ay, hindi naman. Siguro, up to date sila magbayad. Napuputulan lang sila ng gana. Ng gana kumain. Oo. Pero pag libre, ganang-gana sila kumain. Grabe naman to. Okay, bigyan mo naman kami ng clue para kay Tito Manny Garcia. Siguro, ang ibibigay ko na clue dito, titignan nyo na ng Yellow Pages, di ba? Marami yan eh. Pag sinabi mo letter A, ba? Pag letter B, pag letter C, di ba? Tapos, pero pag letter G, mga ilang page yata yan eh. Dami. Parang Gonzales. Yung mga ganyan. Parang mga Parang Gonzalo. Yun. Meron pa, konti pa na eh. Gonzalo! Yun, mga ganun. Basta maraming apelyedo siya. Maraming apelyedo? Maraming ano? Kapelyedo. Oo. At saka yung mga pangalan nila,
pangalan ng mga lalaki. Ay, madali na yan. Ay, dami niyang nagta-type. Oo. Ay, kabisado na yan. Sigurado yan, di Lara May Abrigo. Naku, Lara May, ha. Pasensya na, hindi ako inulanan. Hindi ako inambunan, pero nagta-type ka na. Tita Julie Paras. Oh, ay, si Shoni Sebastian. Correct. Boy si Caragay. Marichu Firmacion Espiritu. Si Chuchu yan, at saka si Chuchu. Totoo. Mga ganon. Sama mo kaya sa vlog mo yun. Naku, paano pa siya kakain ngayon? Wala na siya mga project. Hindi. Uy, kaya mo naman niyang kumain. Eh, pero... Malaki na naipo ng magkapatid na ite. Iba daw kasi pag libre. Ay, ayaw bawasan. Oo. Anong ginagawa ng nanay nito? Ba't mga pinapabaya yung mga anak niya? Nagbablog. Kaloka. Pinapabaya yung mga anak na nakikikain kung saan-saan. Oo. Ano kayo? May kinikita naman. Laki. Ang laki-laki naman. Ang sobra. Oo. Ay, nako. Iwanan na nga natin sila. Paano ba kasi ang gagawin? Nako, ganito po ang gagawin po ninyo. Mag-subscribe po kayo. At ito po ha, mag-comment po kayo na mag-comment kasi makakatulong po yan para mag-viral po ang ating video. Okay. No. Maraming salamat. At isama niyo na rin po yung Rebel Chica Network. Bawal mag-diet. Totoo. At, siyempre, wala kayong dapat gawin. Yan lang yung bell. Para makaroon kayo ng notification at makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Showbiz Now. Okay. Nako, eto naman po ang aming request. I'm sure hindi nyo naman po kami bibiguin. Please, don't skip! At idamay nyo na rin po, ikambal nyo na, ang pagsuporta po sa aming Showbiz Now na official ang aming TikTok. Nako naman, sa ikalawang taon ng SNN. Ano pa ang wish mo, Romel? Nako, mahabang pagsasama at masasayang episode para sa inyo. At ikaw naman, Marikotot? At syempre, ang hiniling ko lang na mag-subscribe pa rin kayo para lalong dumami tayo at i-share nyo para lalong madami ang ngingiti at sasaya. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kachika. Utang na loob po namin ang tagumpay ng programang ito, malayuan at malapitan. Sobrang salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Have you ever seen the red? God's miss the world. God's miss.